Pag may nahanap ka na mabait, kasundo mo, masaya kasama, malakas ang dating sa'yo, nasa kanya na lahat ng hinahanap mo. At syempre, kapag nandyan, bumibilis ang tibok ng puso mo. Wag na wag mo nang bibitawan. Ang tawag dyan, Rare Pops. Hatchback? Van? Crossover? Wagon? Parang kahit yung Toyota yata, hindi ito ma-explain. Sinasabi lang na produkto to ng imahinasyon. Mula sa maimahinasyong bansa ng Japan, inimport patungo sa ating mga Freeport at kinonvert ng maparaang Pinoy ang mga sasakyang ganito. Bakit di nila ba sa Pilipinas sa mga ganito? May conspiracy bang nagaganap? Ang tanging explanation lang ng mga astig na kotseng Hapon na ganito eh dahil JDM number 1! Okay. Ba, puta, pag inapakan yung preno, lalak? Yes. Stuck yun? Oo. Ano pa? Parang na-adjust to. Oo, just me. Okay na, magbam. Ganda ng quality nito, no? ADM yan. Mahalin, ano? Ito yung top of the line nila. Na TV. Di ba isa lang to? Hindi, may 1.3 na to. Ah, hindi pala top of the line. Wala sunroof eh. Ano to? On off? Hindi, ano yan? Pinutin pa? Hindi na. Hila pupunta sa'yo. Down. Drive. Yan. Nakapreno ka ba? Nakapreno ako, syempre. Yan na yun. Umalis eh. Yan na yun. Ayos na yan. Drive na to. Bitaw mo na yan. Oh. Ito, na-adjust to. Tapos baba. Oo. Oh. Lapit sa akin, pwede. Hindi. OA. 2001 ha. Ayan. Oh, yan na yun. Pwede na. Upuan mo, okay na. Okay na. Ba't yung side mirror, ano, hindi ko makita yung... Sagad na nga kasi ito dahil yung angulo nga nito pang left right-hand drive. Yung JDM convert ko, hindi ganyan. Yung akin may local na version yung... Ito kasi wala. Walang right. Hindi, meron yata sa States. Oo, yun. Bibili ka ng Scion. Ay, punta ka ano rin. Ha? Sabat din. Sabi sa'yo eh. Maliksi nga ito sa kali. Magkano gato? Tinalok sa akin ng 280. 280? Oo, tinawaran ko. Oo. Sabi ko, lang, pera ko 230 lang. Oh. Eh, nakipag-nego, 235. Hindi sa'yo na yung 5,000 kung additional. Oh. Akin na itong kotse mo. 230? Pero stock yun, all stock yun. Hindi na, ha? 235 nga. Hardcore ka naman tumawad, 280 hinihingi. Ano ng mga sira so far, no? Pagkabili mo? Wala pa naman. Pero, baliktad na to. Oo. Pang-Scion na yan. Normal na yung binili mo, ganyan na? Oo. Pang-Scion na raw. Kasi yung may-ari nito, nag-US-US yun eh. So, nakakabili siya ng mga piyesa-piyesa para dito. Oo. Kasi pagka mga JDM, baliktad. Yun ang problema eh. Matipid daw sa gasto eh. Sabi nga. Kasi gabayos yung makina, di ba? Ano ba yung ilang, ano ba ito? 1.3? 1.5? 1.5. Ano ba parang malakas yung umalis pagka first gear? Ano first gear? Malamang pag first gear, parang wala sigurong dulo to. Meron. Mabait niya ito eh. Mabait. Napaabot ko ito ng ano, ng, well, hindi pa sagad, pero nasa 145, 150. Oh? Ito, sa slicks. Pwede na din. Pwede na din. Ito mga ito, mga add-on na ito eh. Mga nandito sa loob. Oo, oh, yung mga umiilaw-ilaw. So ito? Cup holder ko siya. Cup holder? Puta, galing ah. Oo, ipailawin mo yan, ipailawin mo yan. Oh. Hindi, yung ano, yung yan. Puta, ano pa, hindi mawala yung MacDo mo, no? Ito. So dito, yung mga may-ari nito. Yung mga nagbe-vape eh, no? Hindi, tsaka ibaporma nun. Ibapormahan nun. Yung mga naka-sounds, ganyan. Yung nakabaliktad yung cup. Tapos may pag, ano yung bag na sling bag na gano'n? Ano
Para impormahan nito. Tapos Dave, di ba? Tapos G-Shock. Leads. Yan ang starter pack ng Toyota BB. Yung sounds nito, walang stock to lahat. Hindi. Binalitan na may-ari yan. May ano. BB Plus, ganun. BB Plus. Hindi yan. Kasi ang, siyempre, galawan ng mga packboy. Hindi mo bumabayo sa likod. Hindi, wala tayong ganun. Tito H tayo eh. Walang subwoofer na nakalagay ito. Wala. Ito, panghakot eh, no? Pampamilya, panghakot. Lagyan mo ng aso, di ba? Yun nga. Itong Toyota BB unang lumabas noong 2003 sa mga NETS dealers. Mga tindahan ng sasakyang pangkabataan sa Toyota sa Japan kasabay ng pag-launch ng brand na Scion sa US. Para sa kabataan din dahil may image na Tito brand ang Toyota noon. Sa Amerika, nilabas to bilang Scion XB. Left-hand drive pero floor shift. Boxy, quirky, tsaka hindi tradisyonal na Toyota design na ang kotse mukhang kotse at hindi mukhang kahon ng munchkins. At kamusta naman kaya to i-drive? Ano ba to pag ganon? Dihila mo, pupunta muna sa iyo bago angat. Pupunta muna sa iyo. Paano to mga ano sa mga... Gaganyan mo muna sa iyo. Okay, tapos abante. Ayaw eh, pag sa'yo lang, maamo eh. Kaya nga rin ako nakikisip. Puto. Ano yung anak mo? Ambio. Wala ko. Puto talaga! Puto. Nahanap ko yun dun. Okay. Pwede na yan. Di ba pwede palipat dito sa ano yan? Sa pila. Pwede naman daw. Kaso lang hindi ko na ginawa. Kasi mahaharang lang itong mga tuloy. Tama. Tama yung design niya. So, ganun eh. Tsaka matik naman eh. Minsan mo lang naman gagamitin. Pag sa mga parking situations. Pag isa na yan lang eh. No? Problema pagbalik mo sa normal na auto. Mukhang manibago ka na naman. Medyo. Yung mugs ko ha. Mabala sa'yo. Dahil. Order tayo sa Japan yan. Gusto ko yung ganito mga power steering. Hindi sobrang gaan. Nung may kaunting laban. Ayan na. Okay. Hey, ayop. Di na ako nasanay. Tapos tumutunog kapag umatras. Yes. Parang truck ng basura lang. Correct. Requirement yata sa Japan yung kaya kita mo yung mga truck na ano. Yun, di apak yung ano. May pwede pa-drifting to. No? Pagod ako sa atras ha. Yung biya, mas napagod ako sa atras sa buong biyahe natin ha. JDM number one. Number one source of gastos. Ha! Bawa tayo ng mga goodies natin. Ito po, mamo. Thank you po. Thank you, sir. Here. JDM number one! Puhulog yun. Ito. Yung kahunin yan. Papasok sa akin. Masya ba ito dyan? Ang masasabi ko lang, ang mga kahon na galing Japan, source ng kaligayahan. Katulad ng Toyota BB, at nito, ang Nissan Cube. Boxy, funky, tsaka para kang sumakay sa produkto ng Capsule Corporation instead of Nissan. Itong 2002 to 2008 Z11 Cube na to ang sikat na Cube. May first generation na mas mukhang normal na K-car / MPV. Ito, lumabas halos kasabayan ng Toyota BB kanina. Tumungo naman tayo sa Etivac, bayan ng mga matatapang, ni Aguinaldo at ng mga maalamat na owner. Para makatambay ang karibal ng Toyota BB, ang kotseng Cube, Nissan Cube. Welcome to Cavite City. Sama natin si Papi Joseph. Yes. Papa Mark, si Papa Jojo. Sup? Ayan. Tapos yung nasa likod natin, yung Nissan Cube. Subukan natin yung Nissan Cube, ano? Kung ano yung mga sikreto niyan. Ano? Pwede ba pa-drive niyan? Pwede. Pwede, ha? Pwede. Ang baba niyan, ha? Kaya ba tayo niyan? Kaya naman siguro.
Ilan ba kasi dyan? Kaya ba yung mabigat na katulad na ano? Kaya. Bigat kami. Tingnan ka pinggirin mo. Pinggirin mo, kung saan mo. Two finger. Front. Pag sumakay kami, ilan? One finger. So tara, sakay na tayo. Pa-drive ha? Sakay na kayo, mga paps. Okay, nakapain ko na yun. Kasi ba tatlo sa harap niyan? Ah, hindi eh. Thank you, thank you. Kasi pa tayo. Kasi tayo dito. Kita mo naman pagka Japan quality. Oh, ganda yung tela pagka Japan eh, no? Ganda. Paluwag ba kayo dyan? Paluwag, kasha. Pwede pa yung atras. Ang leg room. Pwede yung atras yan, ha? Yeah, malaki ako eh. Ah, ito, pwede yung atras to. Oh, headroom. Walang problema sa leg room. Ayun, hindi pa. Ayun, no? Eh, dyan. Ayos pa dyan? Walang pangat. Pagka meron tayong, ano, patabi dito, pwede? Pwede, kaso parang ang bigat na eh. Parang ang bigat na? Ah, kasi puno na. Puno na. Oh, ikaw, size ikaw, natin. Sample. Medyo masikip na eh. No? Oh, yan, no? Hirap na gumalaw. Pero pwede. Kung Pilipino ka, pagkakasya may tropa mo. Ano to? Susi. Susi, yes. Pero merong ganun. Actually, dapat siya keyless. Kaso nung dinala dito sa Pilipinas, nawala na yung keyless niya. So, anong gagawin? Ngayon, papasok dito? Siya, mga ganun? Kasi ano, Air Spencer. Pero maluwag. Amoy hapon eh, no? Maluwag ba dyan? Maluwag, maluwag. Maluwag ang headroom. Headroom mo. Headroom. Kasha kami. Headroom, kasha. Malaki kami parang na parang mababa nga. Baba naman masyado. Hindi ko na makita yung harap. Para ako kasi nakalubog kung, eh. Pero ito, kung kasi ito, di ba, ano siya? Right hand drive. Oh. Ito kasi na-adjust mo yung height. Yan, hindi. Ito, hindi. Hindi, kasi kinonvert na siya eh. Ah, ganun. Kasi ito yung dating driver. Ito, pero napababa ito eh. Pwede mo siya yung baba, pwede mo yung hat. Ito ba na Avante? Avante, oo. Pwede. Yun. Okay na siya yan? Okay, okay. Pwede na. Seatbelt tayo. Tayo. Baka usgan tayo ng... Pangusgan ipo. You know who? Manual ba ito? Matic. Matic. Paano yung niyan? Ito, tol. Ito yung cambio niyan, oh. Oh, yan, oh. Ayun, wala siyang ano, hindi ko tulad ng mga CRV na may pinipindot man switch yan, wala. Ano yung drive niya at saka reverse, parang i... Meron din. Meron din, meron. Sige. Start natin, ha? May Japanese sa talking something. Isa pa. Ano sabi, Yamete? Yamete. Yung sa ano yan, yung sa card kasi ng Japanese, yung sa mga toll gate. Yan yung JDM. Tapos Wish FM yung nasa radio. Magic ano? Magic yan. O yan ha. Okay, wala nang seremonyas. On lang. Okay, sige. Paano ba aircon? Aircon natin. Tuwing may hirit, pag binubuksan, may hapon-hapon. Bawat galaw mo, may ganun. Hindi, pag i-switch mo lang on, yan. Actually, para siya ng ano, Grand Lavinia na Nissan sa Grand Lavinia. Yes. Ganyan-ganyan din. Ganyan-ganyan din ang ubog. Yung parts ng Grand Lavinia pwede rito? No, iba. Ano ang yan lang ang compatible sa ito Grand Lavinia? Ito lang. Saka yung shocks niya sa likod. Kinonvert ko na ng for Grand Lavinia. Kinonvert mo? Yes. Pero ang original? Cube talaga. Cube talaga. Walang kapareha dito sa Philippines. Kaya putol mode ang hindi, yung nyo. Grand Lavinia, kapares lang sila ng height. So, pinagtugma lang namin yung height. So, Grand Lavinia na Grand Lavinia na yung likod. Yung unahan, stock pa rin ng cube. So walang putol na naganap? Meron, yung spring lang. Kulo ah. Coil over yun. Coil over yung likod. Sinasabi mo lang na compatible yung Grand Lavinia. Oo, compatible lang yung Grand Lavinia. Hindi na lang Grand Lavinia. Ilagay ko. Ay, kasi na. Lowered lifestyle eh. Ano, Pops? Ayos ba? Ayos din. Ganda, ganda, ganda. Ano masasabi nyo dyan? Pang fuckboy talaga pang eh. Pang cute. Cute eh, no? No, cute. Tingnan. Ano may likod? Kapakspansi mo, yung salamin, blanco dyan. Oh, ito, sarado. Sarado. Yung kabila meron. Naka-ano sa design eh. Oo. Oh. Para tayo nasa submarine pa. Oo. Shota. Tapos teka, may issue pa to eh. Yung speedometer niya sira. Hindi tayo bumibilis. Bibilis naman, pero di mo siya makikita kung... Gano'ng kakabilis? Gano'ng kakabilis? Yung pole tank din, di mo alam eh kung empty. Ayan, sira din siya. Oh, empty sira din siya. Sira din yan. Yan ang mahirap dito sa parts ng tong cube talaga. Ilang years na ba ito? 5 years. Sa'yo? Sa akin. Pero sa unang may-ari? Yun ang hindi ko sure eh. Kasi from ano to eh, Cagayan. Cagayan? Alam na natin kung ganda lumang to. Letter B plate, ano? B plate, yes sir. Kung dati siyang right-hand drive, yes, itong dash paano naging ganyan? Kung dito confirm. Na ginawa yan na? Dito na sa Pilipinas siya. Itong design nito sa Pilipinas na. Kinat yan. Pagka binaklas natin to, sample,
nakikita yung mga cut niyan sa loob. Uh-huh. Fiberglass. Ah, ganoon. Fiberglass na 'to. Fiberglass na 'yan. Kaya pansin mo, hindi masya di siya masyado pulido. Hindi ka tulad ng mga ganun. Galing ng Pilipino, yes, ibagayubay ano? Iba talaga. Ano, di mo naman halata na may di naman, may hassle. Biyak doon eh, no? Magaling, magaling. JDM na binanata ng galing ng Pilipino sa pag-convert at galing din sa pag-interpret ng batas ng pag-i-import ng sasakyan. Hindi mo alam kung maasar ka dahil parang naisahan ng protektadong local automotive industry sa pagdating ng mga dapat pahirapang maipasok na imported na auto o matutuwa dahil nagkaroon tayo ng mga sasakyang kakaiba, exciting at malupit sa presyong achievable. Pero dahil may naganap na right-hand drive to left-hand drive conversion, marami din ang nagdududa sa performance, safety at reliability ng mga to. Kita kung anong gear na. Lalabas yan, sige. Ayun, nandun. Ah, dun sa ano. Nandun, no? Drive. Yeah, drive. Di ba siya, ano daw, ko-conflict dun? Hindi naman, hindi naman. Signal, paano? Dito, kasi Japan. Japan. Ah, okay. Ito, wala akong makikita tol, ah. Hindi ko makita yung mga approaching sa, ano, evil side, ah. Tigatira lang. Yung motor, paglampas ng motor, wala na. Pag-spatter kayo, no? Wala, meron kong... At parang... luwag kumalaw. Ang luwag, eh. Lalamoy ka rito, eh. Suwabi rin, maganda yung suspension kahit na... Coilover. Coilover. Parang wala naman ako nararamdaman na... Tag-tag. Tag-tag. Pwede ba ba ito? Para kunyari, pwede, pwede, pwede. Ano ako? Siyempre, baka pag gumanon tayo, shota na yun, eh. No? Ayos ba dyan sa likod? Ayos sa likod, suwabi. Oh, no, suwabi dyan? Parang sa maluwag. Japan. Para tayo sa Japan. JDM. Patuling kaya to? Yun lang, hindi siya ganun. Pang city driving lang talaga. Oh, pang city driving. Ayun, no? Ano na pinakamabilis mo dito? Actually, hindi ko siya nakikita kasi ano siya. Mag-visya ba yung ano, speedometer? Tapos, pag bumili ka kasi ng Japan surplus na speed sensor, assembly siya. So, pagdating kayo sa Pilipinas, pinuputol nila eh. Ah, ganun? Yun. So, hindi pwede yung ipawiring mo lang sa Pilipinas? Pwede mong check sa Waze. Yung speed mo. Ah, tama. Waze mo na lang. Ang steering nito, wala namang problema. Saan galing ito? Yun. Kasi Japan siya converted. May issue siya. Mas lamang yung paganito. Ano? Birada. So, ilang ikot ka bago ka makabira. Yun. Anong local version na pwedeng ipalit doon? Wala. Wala? Pucha. Dito lang ng BB. Yung BB kasi may US eh. Oo. Ito, walang... Wala US. Wala, wala. Wala bro. Wala ba? C12. Ito Z11. Yung ibang version na, yung mas... Mas high-end na yun, no? Yung Z12 na yun. Pero iba yung platforma niya, gano'n? Iba. Na-research ko rin yan. Ilang 1 point, ano to? 1.4. Yes. CR14DE. Ang pyesa na, anong compatible sa Pilipinas? Wala. Wala rin? Yes, sir. Kucha, mas problema pala to, no? Mas problema. Mas tingin ko, mas cute sa ano to eh, sa BB. Itsura lang, ha? For, ano, aesthetics yan. Aesthetic. Japan. Pero tiis ganda ka naman sa pahirapan ng biglang masisira yung makina mo. Yun. Pero sa Makati, sa Bangkal, marami na nagbabagsak nito ang parts nito. Ah, may surplus na meron, makina? Meron kaming source nito. Yan, si Sir Ray. May source? May source na kami yan. JDM, lahat. Supplier. Ay, ano, iba eh. Maganda ba bigayan dyan? Maganda naman. Bibigyan ko sa Ramon mamaya. So, ganun? JDM. May mga repair kit naman na nabibili pag kailangan mo. Meron yung mga sa mga brakes yun. Brake pads wala. Walang compatible. O paano? Puro wala, ano ka? Puro surplus talaga. Surplus o kaya yes, yung or pa... Bonding. Or bonding. Band? Yes, yes sir. Ikaw naman, ba't ito binili mo sa dinami-dami ng coaching? Nakita ko kasi parang ano siya eh. Wala kasing ganito dito sa Cavite, konti lang talaga. Sa Manila meron na rin naman. Hindi mo alam na pag konti, mahirap mas mahirap ang pyesa yung pala. Na-research mo yun o alam mo na yun bago mo bilhin? Hindi ko na-research. Kasi una, yung brother ko kasi kami salita na gamit nito eh. Yun ang mali eh. Hindi mo ba alam na delikado yung madaling ma-distinguish yung sasakyan mo? Pyesa, no? Pag... Dalimbawa, sa Cavite, yung sinasabi ni Mark, no? Siyempre, kayo lang dalawa lang may ganito. Oo. Pag kayo to make in, yun, alam na kung sino. Laking Cavite ka ba? Yes, bro. Bakit hindi owner ang kinuha mo? May owner kami, sir. Willis. May Willis kami. Legit check. Taga-Cavite talaga. Yung owner nyo may jersey din? Wala. Posas. Kasi yun, may posas ba? Military, ano siya, style. Iba siya. Ikaw pa naman tinirik na ito? Hindi pa naman. Ay, puta, nag-wiper! Yun lang. Ganda naman ni Ben, ganda ng steering, oh. Gan. Malambot. Malambot. Pero ewan ko baka pag kanan. Yun. Try mo rin. Try natin. Lilim. Ang gaano eh, oh. Gaan. Okay naman ah, yung steering ah. Hindi ko naman napapansin yung... Magkaka-convert.
Ayos din. Diesel ba ito? Gas? Gasoline, sir. Hanap ka dito. Problema ko dito eh. Dito ko hinahanap eh. Hindi ako nasanay eh. Ano reverse dyan? So ito, yun, diba? Naka-D. Ay, ganun. Puta. Ayun. Parang truck ng basura din eh. Oh. May ano siya, nagsasalita. Yamit eh! Yamit eh! Ano pa ba sinasabi ng ganyan? Check engine tol, putang ina, hindi ako yan ha. Sige, sige, okay na yan. Sino sung check engine? Ngayon lang yan. Ngayon lang yan? Hindi, joke lang. Puta kasalanan ko yan ha. Hindi, joke lang. Ano kaya yan? Sige, pagka na ganun. Pagka pinatay natin to, tsaka hinugot natin battery, mawawala yan. Ay puta! Puta hindi tayo sumayad. Wala, kanya yan. Sorry ha, takay nakabang ka ba sa driving ko? So yung bilis pang city driving lang talaga. City driving lang talaga siya eh. Kumbaga sa Japan kasi puro flat surface din eh. Uwe, walang bundok doon? Meron din naman. Dinidrifting lang doon. Pero pagka inakat ko ito ng turn natin yung margon doon. No aircon. Kaya naman. Ah, kaya naman. Kaya naman. Yung aircon, kamusta dyan? Okay naman, malamig. Malamig naman. Nisan. Hindi, mga laking aircon. Mga laking aircon kasi ito. Iba yung pamantayan nito eh. Kulo mo si Jon. Depend natin iba eh. Pinawisan ako. Itong dalawa kasi, iba yung pamantayan yan. Mga number ano yan eh, naka 4. Hindi number 4, turbo. Todo sa agad. Tayo, laking electric fan eh. Kaya siguro mababa lang ang standards natin sa aircon. Pero hindi naman sa akin. Ramdam mo yung lamig dito sa gina. Ito, todo mo. Todo mo. Yan, lamig na. Lamig na. Ano lang, siguro kasi kakastart sa galing sa init. Oo, tsaka galing sa init. Mabait silang mga tao, kita nyo naman. Oh ano to? Lagayan ng robas. Check mo kung may alcohol sa tissue. Ito may alcohol oh. Nasa likod. Nako, meron, nasa likod. Nasa alcohol dyan. Parang wipes. Ito may alcohol. Nasa likod pa talaga. Alam na. Ito mga ganyan. Operation ano. Di naman. Saan ang handbrake nito? Ah, dun. Foot brake. Paapakan. May libro pa dito oh. Anong libro yan? Ito, malapit na kanggoy. Ano yan? Hindi ko maintindihan eh. Nung nakuha mo to, kasama to. Kasama na. Yes, sir. Japan-Japan. Japan-Japan. Sagot sa kanila. Post sa forum ng Loading Core Manual. Ang mahiwagan tanong. Yes, sir. Magkano bilihan ng ganito? Sa ngayon, noon kasi mga nasa 300 siya eh. Butya! Binili mo to 300? Hindi. 280 namin nabili to. 280. Kailan yun? Way back 2014 pa yun. 2014? Ngayon, may 180 na nito. 180? Yes. Sobrang baba ngayon. Ano condition nun? Problems niya yung mga... Sobrang ano. Alam na. Sarap na kaangkas. Sarap na kaangkas. Ginawa mo ang BMX. Teka muna. Konti. Na-distract eh. Na-distract ka sa... Ayun, magkano na ngayon? 180? 180 pinakamura. Mayroon pa nga 100 eh. Ba't 100? Sobrang dami ng issues. Sensor. Ano pag hindi nila kayang ayusin, wala na. Let go. Kumbaga, pakatay na yung parts, na. Parts out. Part out na. Ito yung mga napalitan ko dito, yung mga cam sensor yun. Pinapascan ko siya. Ame. Buti nababasa na scanner. Yes, sir. OBD. Ah, kilala ng mga dito? Kilala ako. Kilala naman siya. Ano naman? Baka may robust dyan. Parang ano. Safe yan. Tape measure. Tumot sa high blood. Tape measure. Yung katapres ba yan? Ay, pucha yun, no? Paalala ng ano. Sinong girlfriend mo dyan? Ay, yung... Eh, di. Yung may birthday. Nasa na may picture. Siya may birthday. Ito, ito. Yung nasa kita yung naka-red. Shoutout sa ano, girlfriend ko si Micaela. Mahal mo ba yan? Siyempre. Micaela. Kasama ko siya eh, nung minute kita eh. Amuyin mo to, Micaela. Baka may ibang pabango na hindi iyo. Wala. Cup holder, meron. Walang cup holder. Ito, wala? Coin yun. Ito yung cup holder niya. Oh, yun oh. Para lumamig. Ito. May maplet. Ito yung nakalagay sa lancer ko eh. Pina-detail ko na siya noon, kaso babalik talaga. Dumi-detail, toothbrush ginamit niyan. Toothbrush ginamit siguro. Toothbrush. Toothbrush ginamit yan. Toothbrush, hindi siya yung... Ito. Ano to? Another... Ano makina ito? 1.4 ito. 1.4. Tingnan natin yung makina. Parang ang luwag sa loob eh, no? Luwag sa loob. Malit sa labas. Ba't ganun? Ito, fabricated na namin siya. Doon sa shop namin. Ah, sa shop mo? Yes, anong tawag sa shop mo, Tol? JD Mufflers. Pati intake, tumitira din kayo? Yes, sir. Mga ram air, turbo. Sa turbo. Yes, turbo piping, ganun? Pipings, yes. Puta, pwede yung makakatulong sa atin to. May discount pa kami pag nagpagawa kami sa'yo. Siyempre. Ano bang promo code dyan? ano, Ramon Bautista. Yan, Pogi si Ramon. Pogi, oh. Basta pag sinabi Pogi si Ramon. Pogings lang, sapat na. Okay. Ay putang galing oh. Ulitin mo nga 'yon, doon nang galing eh, tol. 'Di ba? First time ko nakita 'yung ganun. Oh, doon sa hood nang galing 'yung tungkod eh. Pangit ng baterya? Pangit ba?
battery na yan. Mer at least sila yung sa dangkal. Yung Amaron parang mas maliit. Mas maliit pa. Parang papalit na rin ako ah. Ayos ba Papa Makoy? Ganda papi. Natutuwa ka sa mga nakikita mo? Oo pre, parang gusto kong bumili bigla. Parang laruan eh. No? Papaisip ka ngayon yung gusto mong binibili mong brand new brand new. Parang gusto nga ito na lang. Ito practical eh. Oo. Oh. Magkano ka mo? 180, pinakamura ngayon. 180. Engine swap mo na lang sir ng medyo mas okay okay. Sentra. Pero sa tingin mo, pag pinadrive niyo sa misis niya to, Makati, gabi uwi. Hindi biglang mapapatawag. Papa Makoy! Yung binili mo! Tumire, ganda. Hindi. Sa Guadalupe ako. Oh, ganun. Ako delikado sa Guadalupe. Madami. Pag tumiri ka diba, di man maasahan naman. Maasahan naman sa. Tiniri ka na ba niyan, papi? Once pa lang, yung thermostat niya. Yun, tinaltan ko siya. Kasi yung thermostat ng Japan, mas mataas yung degree. Nung pinaklas ko siya, nakita ko ang taas. Tinaltan ko siya ng pang Honda. Okay na. Mas mababa. Yun lang pala eh. Yung likod, tignan natin. Oh, ito. Ito yung sinasabi ko eh. Curve. Pabalot dito sa ano. Sa side na to lang ang may salamin. No? Pagdating dito, wale. Asymmetrical tol. Yes. Perfect. No? Ilang kaan makasya dito? Magamit. Napagkasya namin yung ref. Na, ref? Ah, ano ulit? Isang yakap. Isang yakap. Ganito kalaki eh, no? Yung bukas eh. Yes, sir. Kasya TV dyan, no? Kasya. Parehong astig ang BB at Cube. Parehong maganda. Nagkakatalo na lang sa preference pagdating sa looks. Sa performance, hindi rin nagkakalayo. Parehong slow pero sakto lang ang bilis sa mga walang interes sa mga racing-racing na ganyan. Pero sobrang ganda nitong dalawan to kung functionality lang ang pag-uusapan. Practical dahil maluwag at maraming cubby holes na pwedeng pagtaguan ng robust. Tsaka yun, no, natutupi ang mga upuan. Pang business, pang forma, tapos bida ka pa sa barkada ng mga anak mo pag pinanghatid sundo mo sa school dahil parang kotse ni SpongeBob ang dating. Huwag mo lang isasabak sa mga third world problems tulad ng baha, lubak, tsaka off-road. Huwag ka lang babangga, tsaka huwag mababasagan ng salamin dahil rare pops ang body parts. Presyo, 180 to 280k. Tsambahan na lang sa kondisyon na makukuha mo. At dahil syempre, tapos na ang maliligayang araw ng mga JDM Freeport Imports, limitado ka na lang sa mga bibitaw at kung matino ang mahahanap mo. Kasi nga, rare pops. Yun o, oh, parang may bangkay dito nandiyan. So, yan, anong nga sa loob niya? Sa dako nandiyan. Oh, ba't may tuwalya? May tuwalya. Oh, yun. May mga panty doon ah. Okay yan, pre. Tire inflator. Oh, ikaw, may ganyan ka, di ba? Ready tayo. Trabaho matalino yan, pre. Ready tayo. Pabayaan mo yung vulcanizing ang magtanggal ng gulong. Correct. Oh, ito bakit may hawakan dito, sir? Parang dito inaaway mo lalatiguhin eh. Nagkakabiti ka rin ba? Dati po. Cavite City. Pero ngayon sa Makati. Ayun, no? Ang pangalan mo ulit, sir? Cuatro. Oh, si Cuatro. Dinala niya isa pang ano? Isa pang cube. No? Tropa mo, mag-tropa kayo? Tropa. Oh, tropa. Ayun, no? Ba't pareho kayo auto? Sakto nga, no? Twinning. Ayun, no? Twinning, ano? Ito, donut tire, build JDM eh, no? Ano nasa ilalim, tol? Paano yung mga access yun? Wala ba natatanggal dyan? Wala. Ito may mga uling pa, no? Wala na siyang dugo. Pero, hindi ko rin ito na-check kung ano. Auto cool. Ano ba ito? Fraternity? Akala ko UAAP. Di ba UAAP yan? O, parang simbolo ng UAAP. Hindi siguro, akala ko talaga kaya UAAP. Ano nga yan? Nakuha kasi yan, meron mo. Baka sa demonyo yan. Oo, sa demonyo, tanggalin mo yan. Baka... Ito, four-wheel drive. Yung busina namin, dito nilagay. Wala na yung ganun. Wala. Alin, sir? Ito yung busina, may switch. Oo. Oh. Parang ano ah. Parang jet fighter. Tutunog to pag ginanong ko. Wag na, baka pumabalik. May tutunog yan. Ako kapalo na pabalik. Yan, dyan pre tumadalo yung Cavite vlog niya. Oh, owner style, ano? Ganyan yung owner ko dati. O, ganon? Oh, yung isa pa nga, ginaground lang eh. Yung dalawang kuryente lang, magdidikitin. Filipino ingenuity yan. Oh. May JDM as fuck, mayroong PH as fuck. Saan ang secret compartment, tol? Dito. Pwede ko buksan? Sa flooring niya. Okay, secret compartment ang labanan dito.
Buwan na dyan? Ay, nilagyan ng droga? Hindi. Yari sila sa Pideya dito. Puto. Jack. Ay, puta. Sa kabila din, ganun. Hindi mo alam na may ganyan? Hindi ko alam. Ang na nakaalam nito. Pucha, oh. Pwede pang traffic ng droga. Yung kabila din. Pwede mas maluwag yung kabila. Pwede sa narcos to, sa kabila. Pwede sa pangkartel yan. Pero wala kalaman niya. Malinis, malinis. Ang ila, oh. Ah, negative, negative, sir, negative. Diga, may foil eh. May foil. Saka yung ka. Oo. Kasi tayo nga siya. Papatint mo lang to para hindi ka makita ng ano. Chile. Kakailangan, ano. Saka siyempre pag ganito. Mukha bang gangster to? Si Pinampide, eh putya, ang kawaki nyo eh. Yung ba yung mga, ano, mga courier, gano'n. Yun nga, mas perfect cover up yun. Ano paborito nyo yung aspeto ng Nissan Cube? No, yung luwag siguro. Luwag? Spacious. Luwag. Easy! Yung mga taguan ng mga... Ah, oh, yun. Yeah, sikat compartment. Yan, sikat compartment. Sama na kasi yung hatak mo. Set 4-wheel drive. Sakto lang. Kaya sa ano? Hindi naman. Skyway. Pwede yan? Hindi, oh. Sa'yo may speedometer ka, diba? Salamat sa. Salamat, mga tol. Sana talaga nilabas sa Pilipinas ng mga dealer ang dalawang to. Para mas maraming parts, para kumita rin ang local automotive industry at hindi lang yung mga nag-i-import at para mas madaling makabili. Pero baka ang pagka-hard to get nito ang nagpapalakas sa appeal at dating nito. Meron namang mga kotseng kapareho lang ng functionality to katulad ng mga Avanza, Kia Soul at saka Honda Jazz. Tsaka yung mga yun, panigurado, may parts, kabisado ng mga mekaniko, tsaka maraming suporta sa mga gumagamit dito. Baka para sa iba, hindi yan ang point. Ang pagiging unique, pagiging funky, at pagiging out of the box ng dalawang ito ang habol. Yung ka-personality ng mga may-ari na tipong hindi na ikakahon sa mga meron lang sa mga dealership na dikta ng mga local product planner. At baka naman pag madali lang makuha at i-maintain, iti-take for granted na lang. Kung ganun ang pagpili ng kotse, edi parang pagpili pala ng love to. Yan, no? JDM number 1. Okay, mag-unboxing tayo ng mga kalat na pinagbibili natin mula sa Land of the Rising Sun. Okay, no? Hello po. Basta dyan. Okay, no? Buksan natin yung anong... Okay, Japan, Japan. Nagdudulot ng kahirapan. Lalo na sa mga katulad kung ano-ano mga binibili. Siyempre sa Japan, magaling sila mag-package lalo na pagka mga fragile na bagay katulad nito. Ayan. Ano kaya ito? Okay. Siyempre pagka gumagawa ka ng mga video vlog tapos hindi ka kagwapuhan, babawi ka sa gamit tulad nito. No? Yun, ano? Ganda ng pagkakabalot. No? So, may papel na JDM brown na papel. Tapos, may plastic pa na may bubble wrap. Pantanggal ng stress. Sakaling kasi stress ka na sa mga gastusin mo. Okay. Vintage lens, 35mm f2. Yan, para sa mga car shots natin. Ano? Mamaya, gagamitin natin sa mga beauty shots na itong kotseng to. The key is key. Ha? Ito yung in-order kong old school car parts. Lang mabibili sa Pilipinas. Life. Typing mo nga ito pag ano. Okay. Thank you. Okay. Ang
binili natin strut bar na kakalawang kalawangin kasi syempre old school pang Mitsubishi Lancer box type to. Yan, assemblein mo na lang na ganyan yan. Yung isang dito yung isa. So, parang ganyan. For more rigidity. For ano, for better cornering and handling. Konting ano lang yan. Punas-punas. Good to go na. Magmumukha ng bago. Ingat! Binuksan natin to, kakalat kasi sa bahay to. Sige, ganyan lang. So, ilabas na lang natin. Saan pa ako matusok yung tuhod ko? Malayo. Ayan, clutch disc. Hindi ko nabubuksan guys kasi parang awa nyo na makakang magiging kalat sa bahay ito eh. Mabuti na nakaganyan lang siya. Clutch disc tsaka clutch plate. Mitsubishi. Basta!